ito yung mga samkap ko. Kadalasan, ang paggawa ng salad ay may iba't ibang klase ng paglalagay. Ako kasi more chicken or ito, luto na to, na-boiled ko na to. Ito yung pasta. Hello, Kakamsat! Hello! Kamusta kayo? So, today is Sunday. Magsi 6 PM. So, and then, gumawa ko ng video para at least meron akong video na gagawin for today. May nagtatanong kung ano yung mostly yung kadalasan na kinakain ko at bakit hindi ako tumataba. Actually, marami na din akong nagawang video para dyan, pero for this time ay gagawa ko ng separate na talagang makikita nyo kung ano yung mga sangkap na gamit ko. Napakasimple lang, kakapsat, super simple. Kung gusto nyong gayahin, and then pwede nyo pong gayahin. Pero for this healthy salad ay walang rice. So kung gusto nyong mag-lose weight, kagaya ng mga iba na medyo chumachabi sila, at medyo tumataba na daw sila, dahil alam ko masarap din kumain, di ba? Pero ako kasi, nakikita nyo naman, ay nag-workout ako, mostly on diet. Hindi naman diet, pero winawas out ko lang yung kinakain ko, binabalance ko lang. Hindi ako mostly kumakain ng carbohydrates, mga rice. Mga rice minsan, pag weekend. Pag weekend lang ako kumakain ng rice. Pero kadalasan ako talaga ay no rice, mostly mga chicken, yan lang. Pero pag may mga ulam, kumakain ako pero no rice. Ginagawa ko lang, nakakat lang ako ng cucumber, o tinatawag ng pepino, or nakakat ako ng mga salad na yung leaf lang. Pwede yun ihalo everything, instead rice yun ang gagawin mo. For this time, ipapakita ko sa inyo kung ano yung gamit ko, napakasimple lang. Lalong-lalo dito sa Europe, sa Netherlands, yung mga nandito, for you, alam nila yung mga samkap. So, ipapakita ko sa inyo, okay? So, ito yung mga samkap ko. Kadalasan, ang paggawa ng salad ay may iba't ibang klase ng paglalagay. Ako kasi more chicken or ito, luto na to, na-boiled ko na to. Ito yung pasta na may laman sa loob. So, ang laman nito is like something cheese. And ito, it's like vegetable, like spinasi. Ito. Then, ang gagawin natin is first, ito yung aking salad. So, napili ko to sa Albertine, like 35% coating. Kasi mahal din to, nasa 3 euro, something like that. So, nagagawa ko na to for 3 days. Yan. Then, lalagyan ko nito. Itong malaking pepino o cucumber. Ito yung imimix ko. Then, meron pa akong konting natira. Lalagay natin ito. Tapos, ito yung aking meron pa akong natirang tawag nito tomatoes, yung maliliit. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga sangkap. So, ito yung imimix ko to. Una ay ito ay yung Monini olive oil. Pangalawa ay ito, it's natural white azine. Actually masarap kasi yan. Pwede rin something vinegar, pero ito kasi mas masarap sa akin. Then ito naman ay yung mustard, honey. Then, ito naman yung sweet pepper. Tapos, is something little bit para sa taste, nor aroma. Then, ang gagawin natin, ito yung mga sangkap ko. Mostly kasi, pag gumagawa sila ng salad, bumibili na sila ng ano, ng talagang yung made, yung nagawa na. Pero ako, homemade talaga kasi mas healthy at alam mo na napaka-zero. Minsan yung fat, yung calories is napaka-low. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin, okay? Okay, so, una natin gagawin ay ilalagay natin ito. Dalawa lang kami ng sawa ko. So, I think okay na ito. Maraming pa pang pipa.
Ang maganda dito, kakapsat, is super healthy. As in, low calorie siya. Siguro ito ay sa mga siguro mga 250 calories. Kasi ang medyo nagpabigat ay ito. Itong pasta. Siguro ito medyo high calories to. Ngayon, ang gagawin natin ay ikakat natin yung gawin niyo ito kapsat, lalo na kasi alam niyo sa panahon ngayon, kailangan natin maging healthy. Diba? Masarap kumain. Alam ko na masarap kumain, pero ang hirap talaga magbawas ng kilo. Halimbawa, pag nabusog ka na, iisipin mo na lang na, ay, magda-diet na ako bukas. Diba? Okay, so ito ay sa-separate natin. Isasama natin. Kasi minsan sineseparate namin. So sabi ng asawa ko, sama na lang. Huwag lahat kasi madami. So to, bukas na to, aking lunch salad na naman. So yan. Then, ang ating gagawin ay ituturo ko sa inyo kung paano ilagay yung sauce. Napakadali. Ang ginagamit ko, ito yung maliit na spoon. Ito. So, yung olive oil. So, lagyan natin ng... It depends kung gaano karami yung salad nyo. So, mga... lagyan natin ng mga 2 spoon. O, kalahati pa. Yan. Then, next natin ay yung vinegar. Kung gano'n din karami yung nilagay yung olive oil. Ganun din. Then, next. Ito, yung mustard. Ito ang nagpapasarap kakapsat. Yung mustard. Mustard. Yan. Tapos lagyan natin ng konti. Ito lang. Kasi matapang siya. Then, ang next natin yung honey. Honey naman ang nagpapasarap at nagpapatamis. Kasi parang ina-absorb niya yung taste ng vinegar. Then, lagyan natin ng mga 1 spoon. Yan. So, iyan natin ng ganito para makuha lahat. Then, tapos na tayo. So, ang ating gagawin ay lagyan po natin ng pepper para may yung konting-konting taste, di ba? Then, itong ating nor. Lagyan natin. So, yan. Ngayon ay imimix natin. Alam nyo, kakapsat, alam ko mahirap, lalo-lalo sa mga hindi kumakain ng salad, mahirap i-start kung gusto nyo mag-lose weight o healthy lifestyle. Advice ko sa iyo na maganda to, napaka-healthy to. Kahit gawin nyo 3 times a week, then the rest mag-rice kayo, walang problema. Kasi ito napaka-low calorie.
Diba? Sarap. Ito yung aking technique. So, alam niyo na po, ilalagay ko sa aking description below yung aking sangkap para at least alam niyo kung ano yung mga gamit kong sangkap kung hindi niyo alam. Yan! Ito na siya, di ba? Yan. Super, ano, super is easy and then napaka-healthy. Ayan siya. Tapos na kaming kumain. Ubus na. Dalawang beses pero hindi ako nabusog. Yun ang maganda, di ba? Hindi ka nabubusog. Kumakain ka nga ng rice ng madami. Tapos super busog yung tiyan mo. Then end of the day, nagsisisi ka na bakit ka kumain, di ba? So, ito yung aking recipe. Lagi ito, kinakain ko na to. Ginagawa ko na to since nung nag-diet ako, nung nag-lose weight ako. Sanay na din ako kasi pag kumakain ako ng more ano, more high calories ay sumasakit na yung tiyan ko. So parang hindi ina-accept yung mga ibang pagkain. Ganun talaga yung pag nasanay ka na sa isang pagkain. So at least nakita nyo kung ano po yung aking pagkain, then plus workout, then alam niyo na hindi ako lumalaki, hindi ako tumataba kasi ito yung kinakain ko. So, sana nagustuhan nyo, okay? And magtaka kayo na ako lang kumain mag-isa kasi yung sawa ko ayaw niyang, alam niyo, ayaw naman niya na talagang may tapat dun sa video. So, sabi niya, for this time, ikaw muna mag-isang kumain kasi habang kumakain ka, binivideo mo yung kinakain mo. So, hanggang doon na lang, kakabsa, sana nag-enjoy kayo sa aking napakasimpleng vlog. And also, sana huwag kayo magsawa na supportahan ako sa lahat ng mga nanonood ng video ko. Sa mga hindi pa nanonood, please i-click nyo yung subscribe button, yung hit the bell para ma-notify kayo sa aking next video. And also, kung gusto nyo mag-join sa aking live stream, mayroon akong live stream ng Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday. So, mayroon akong pa-entry. Itong entry ay mayroon akong Christmas Grand Raffle Draw. Magaganap sa November 19. And ang prizes ay cash o GCash. And meron tayong WH. So, kung gusto nyo sumali, so, time, Pinas time ay 1 a.m. to 2 p.m. So, yung sa Pilipinas, alam ko mahirap, pero kung gusto nyo lang ha. So again, thank you very much. And then magsa-shoutout ulit ako bago itong end ng video ko. So gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. Okay? Mag-iingat kayo lagi ha. So ngayon ay tayo na mag-shoutout. Okay? Thank you. Then sana hindi kayo ginutom sa aking kinain. Kasi napaka-small. And ako is okay na ako. Happy na ako. Ito na po yung aking dinner. Hindi na ako makain. Okay? Then let's go. And then okay, kakabsat, nandito naman tayo para mag-shoutout. So, yung aking previous video, basta may bago akong upload at may nag-comment at babasahin ko at isa-shoutout ko kayo, okay? So, aking isa-shoutout ay si Diane Quen. Ang sabi ni Diane Quen ay happy birthday po sa mother-in-law mo niyo po from Cebuana Kitchen, Recife. Thank you so much, sis. VG Explorer, happy birthday po from Cebuana Kitchen, Recife. Thank you so much, sis. Alisa Ocampo, happy birthday.
Icely Banog, Kapsat. Wow, Kapsat, belated happy birthday to your mom-in-law. The foods look yummy too. Nakakagutom, sabi niya. Thank you so much. Christina Bruce, hello, CC. Mega shout out to you. Cast Life Maui, di naabot ng CC. Panoorin ko na lang. Thank you so much, Cast Life. No problem po. From the young in Holland, ang sarap naman ng pagkain, sis. Ang ganda ng light din. Kay Felicity, nakuha mo na rin revenue mo. And kay Felicity din sa in-law mo. Yes, CC, salamat din sa iyong support, ha. Lahat sa support mo sa akin. At alam mo yan na lahat kayo ay, kung hindi, yung mga supporter nyo, hindi ko to makukuha. Thank you so much, sis, from the young in Holland. Saint Zell, play ko ulit po para simula. Late po nakita, sabi ni Saint Zell. Thank you so much, pretty. And RBQ8 Vlogs is aking kababayan na Ilocano. Mega shout out to you, Kapsat. Tamsakdan watching, Kapsat, sabi ni RBQ8 Vlogs. Thank you so much. Ang aking beautiful sister, napaka-suporta, Madonna Mayor. Tamsakdan, CC, more blessings to come. God bless you. Thank you so much, Madonna. God bless you too, CC ko. Yan TV Vlog, happy birthday sa iyo, mother-in-law, CC. Thank you so much, pretty Yeni TV Vlog. Cebuana Kitchen. Hello, CC, tamsakdan. Thank you so much, CC, sa suporta mo. Then, may naghabol dun sa aking previous na last na vlog ko. Si GDV Official. Sana gabayan niyo ako, Panginoon, ma'am. Kaya natin ang Baguio. God bless, sabi niya. Thank you so much, kabayan. Sana mag-iingat ka din, okay? So, that's it for today, kakapsat. So, every time nag-upload ako ng video, babasahin ko at isa-shoutout ko kayo. Lahat din, mga lalabs ko, please, isubscribe mo din sila, okay? Lahat po ng aking mga supporters, sana po ay supportahan niyo din. Thank you so much, and then, please don't forget to subscribe my channel. Again, hit the bell, okay? And share. And also, mag-comment kayo kung anong gusto niyo. Then, sasagutin ko kayo. Okay, pwede kayong mag-comment at magtanong sa akin. Sasagutin ko lahat. Thank you so much, and I will see you to my next video. Babu!